Ginoong Pangulo, malayong magkaiba po ang medical cannabis sa marijuana po. Ah. Opo, kasi kahit po sa visual po, ah, visual na po, ano, alam na po kaagad ng otoridad kung ano po yung recreational marijuana sa medical cannabis. Sana po, ang gusto po lang natin isulong po dito ay yung pagkakaiba po nung dalawa. Kasi meron pong misconception na iisa daw po ang recreational at ang medical cannabis. Totally different po ito. Kaya po natin sinasabi na ito pong mga tao na may kinalaman po sa medical cannabis at kung ito pong panukala po natin ay papasa, eh hindi po sila dapat tamaan itong criminal liability. Ang ating pong, kung babasahin naman po natin sa Section 25 sa Prohibited Acts, kung sila naman po ay magbabiolate dito po sa ating panukala, ay meron po talaga silang karapatan mga parusa. At ito po talaga ay matitindi po itong mga nandito din po. Ang gusto lang po natin maipaliwanag sa taong bayan na magkaiba po talagang malayo pong magkaiba po ang nabibili po ng mga adik sa mga kanto-kanto na nakapakipakete. Hindi po yan ang medical cannabis. Kung ako po ay papayagan ninyo at kami po ay matagal na pong may request sa PIDEA na kami po ay mag-present sa inyo kung ano po talaga ang pagkakaiba nito, pero hanggang ngayon eh hindi pa po kami na-approvean ng PIDEA, para po makita po ninyo ang pagkakaiba po ng medical cannabis at ng recreational marijuana. Tanong ko lang po, Mr. President, hindi kayo binigyan ng permit ng PIDEA? Humingi po kami ng permit na makapag-present kung ano po yung pagkakaiba. Bakit po kaya ayaw kayo bigyan ng permit? Eh, bawal pa po, siyempre. Siguro po, pagka pumasa na po ito, malamang. Opo. Eh, kung bibigyan niyo po kami ng rekomendasyon sa PIDEA, para makita niyo po, iba po talaga. Kahit po ano yung po ang dahilan ng PIDEA? Hindi ko pa po alam. Meron po siguro silang dahilan. Antayin po natin ang sagot po ng PIDEA, kukunin po ng opisina. Alam niyo po, kasi ang medical cannabis po, it comes different forms. Pwede po siyang capsule, pwede po siyang tablet, pwede po siyang ipahid kung gusto mo, pwede siyang inhalation, pero hindi po siya kahit kailan smoking. Malayo po ang recreational sa medical. Kasi yung recreational, wow, 3-2 joints tayo, ganun-ganun po yan eh. Hindi po yun ganun. Opo, ang medical cannabis po, hindi po ganun. Opo. Mr. President, natawa po si Senator JB, kaya nawala tuloy ako dito sa... Mr. President, it would appear that the intention of the good sponsor while providing prohibited acts would be to really exempt the certifying physician, bilang naman po eh, certifying physician, qualified patient, authorized representative, license, ito malaki-laki po ito, licensed medical cannabis industry, and personnel of national government. Ito po yung gumagawa siguro po ng tama. Opo. Ito po, Ginoong Pangulo, pwede ko pong basahin yung... Paano po pag nagkamali na, inabuso na, ma-exempt pa yung mga yon? Hindi po, meron na po yan sa prohibited acts po. Kung ano okay. Po yung gagawin po nilang pang-abuso, meron po yung karampatang pong parusa sa kanila. Mas matindi po. Opo. Pwede ko pong basahin po itong sulat po ng PIDEA? Yes, Mr. President. Opo, dated. Opo, ito po ay... hindi po ako masyadong bihasa sa lapatap. Ayan, July 31 po, sumagot po sila. This has reference to your letter dated July 10, 2024, requesting permission to import cannabis sample to be used as visual aids in the deliberations of Senate Bill Number 2573 at the Senate of the Philippines. Ito po ang sagot nila. The pertinent law on the matter is Republic Act Number 9165 or the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, which expressly provides for the dangerous drugs and controlled precursors and essential chemicals, one of which is cannabis. Cannabis is defined under Article 1, Section 3, quoted here under as cannabis, or commonly known as marijuana or Indian hemp, or by its any other name, embraces every kind, class, genus, or species of the plant cannabis sativa,
including but limited to cannabis americana, hashish, bhang, guaza, churus, and gandab, and embraces every kind, class, character of marijuana, whether dried or fresh, and flowering, flowering or fruiting tops, or any part or portion of the plant and seeds thereof, and its geographic varieties, whether as a reefer, resin, extract, tincture, or in any form whatsoever. Importation of dangerous drugs controlled, ito po, ay prohibited. Kaya po pinagbawal po nila. Yun po, maraming salamat po, Ginoong Pangulo. So, Mr. President, it would appear from the letter that the purpose is not just to make a presentation, correct me if I'm wrong, but to import. Opo, yung kasi po siguro, galing sa ibang bansa, opo, sa ibang bansa po kasi manggagaling customs, ayun. Opo, kasi wala pa po talaga tayo dito nito. Wala po. Yun. So, kaya yung mga nandito po sa Pilipinas, hindi po yan medical cannabis. Ano po yan? Two sticks po yan. Yan po ay, ano so, po yan? Recreational po yan. So, hindi, kailangan pong mag-import. Kaya siguro, tama rin naman po siguro ang PDEA na pag mag-import. Alam niyo po, Mr. President, katabi ko rito si Senator Cynthia Villar noong simula po ng ASF, yung Asian Swine Flu. Merong isang grupo nag-import ng vaccine, clinical trial. Ayang clinical trial, 100, 200. Aba, ang in-import po, 10,000 ng doses. So, mas commercial vaccination ang ginawa. Hanggang ngayon po, inabuso, ibig sabihin. Opo. So, yung ASF, hindi pa rin nare-resolve. Opo. Dumating pa sa pagkakataon na 150,000 doses na sayang, nag-expire. Nakapasok. Siguro, ganun din yung pag-iingat dito. We could not blame them for that, but I agree with you. Good sponsor na dapat maipakita po ito in terms of actual demonstration. Opo. O kung clinical trial man yon. Mr. President, bago po ako mag-suspend, sa Section 29 po, 29. It would appear that there is an intention on the part of Your Honor to have trained specialists on cannabis. So kung meron kang espesyalista sa mga doktor na neurologist, meron kang yan sa puso, ano? Ano? Cardiologist. Oncologist. So, dito, pag nag-specialization, cannabis, ano tawag? Cannabis logist? Cannabis doctor na po yun. Cannabis doctor. Opo. So, dito talaga siya mag-specialize sa cannabis. So, it will be a separate specialized practice? Ganun po ba intention nyo? Kasi po, pag pinag-usapan po natin kasi yung medical cannabis, napakadami pong sakit ang pwede pong una, maging solusyon siya, maging gamot siya. Yung iba naman po ay pwede siyang maging kapalit ng mga gamot na synthetic. Halimbawa po, katulad po ng mga sakit na... Nasaan yan? Nasaan yung papel? Dito ba? Marami pong sakit na... Ito po. Ito po yung mga recognized po ito, no? Na mga doktor na kailangan po ay ma-train po natin, ano? Yung mga doktor po sa cancer, yung oncology. Kasi kailangan po nilang matutunan kung alam po yung pag-a-administer ng dosage. Kasi po, napakahalaga po na ang medical marijuana po, meron po siyang dosage. Ang cannabis po, hindi po yan pwedeng walang dosage. So, ang doktor po, kailangan siya ay bihasa sa dosage po. Pati po yung mga gastroenterologists, neuropathic pain, infectious diseases, neurology, palliative care, psychiatry, autism, at ito po yung pinakamatindi. Nung pumunta po tayo sa Israel, doon po sa kanilang nursing homes, ang ginagamit po ng mga matatanda na may demensya ay medical cannabis po. Kaya po, kailangan po talaga na yung atin pong mga doktor ay trained po. Sila po talaga dapat ay nakapag-aral para sila po ay makapag-reseta
ng medical cannabis sa tamang dosage po. I totally agree with a good sponsor because it is really important to note that while cannabis has therapeutic potential, its use must be guided by medical professionals to ensure safety and effectiveness. So I totally agree, good sponsor. Mr. President, with indulgence of our good sponsor, I would like to thank him for the answers given, and I'm suspending my interpellation, and I think there are other members of this chamber willing to interpellate the good sponsor. And I thank him for his frankness and candidness in answering the questions propounded by this representation. Maraming salamat po, good sponsor. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Maraming salamat po.